Magandang araw mga ka-aircon lovers. Welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa aking channel upang talakayin itong chest type freezer. So dahil na diagnose na siya na yung leakage niya is nasa loose side, which is evaporator coil, ang remedy natin na gagawin is i-re-recoil natin. Lilinya natin ang panibagong tubo para mapakinabangan pa yung cabinet, kasi yung cabinet nga maganda pa. Then siyempre request ni customer kung mayroon pang magagawang paraan, diba? Siyempre sa hirap ng buhay natin ngayon, diba? Medyo mahal din yung chest freezer, so nag-request siya na papalitan na lang muna, i-re-recoil na lang muna natin. Which is, ito yung first time ko na mag-recoil ng chest freezer. Although mayroon na akong mga maraming na recoil, pero mga 2-door, then single door, yung mga nabutas na evaporator, yun. Ito first time ko sa chest freezer, kaya pinag-aaralan ko kung paano ko gagawin. Kumbaga wala pa akong idea dun kung gaano karami yung, gaano kahaba yung tubo, yung copper pipe natin na ilalatag dito sa pinakabad cabinet niya. So ito, pasensya na kasi naka hold, walang cameraman eh. So ngayon yun nga, pinag-aaralan ko nga kung paano, gaano ka layo yung clearance ng tubo, diba? Kasi nga first time ko mag-recoil ng ganito. Although itong unit na to dapat sa iba to, pwede nang yanon to, pwede nang i-junk na to, kasi nga nasa loob yun, unrepairable na. Pero dahil siyempre kailangan din natin ilabas yung kunting abilidad natin para naman matulungan si customer, diba? Then sana maging successful yung gagawin natin dito. Ito trial lang to sa para sa akin. Pero marami na akong, yun nga, nabanggit ko kanina, marami na akong nagawa na recoil na ibang ano naman, ibang design naman. So, yun. A few moments later. So ngayon, ito na. Na recoil na nga natin. Pasensya na, hindi ko naipakita sa inyo. So na iano na nga natin yung nailatag na natin. Ito ano, trial pa lang ito. Kaya nang sinabi ko nga, first time lang din. Hindi pa nalagyan ng ano yan, yung mga brace niya. Yan, yung clip niya, yan. Lalagyan natin dyan. Pero dahil trial pa, titingnan natin. Kasi ang titingnan ko dito kung baka mag short cycle. Siyempre, hindi siya masyado makakalamig, di ba? Yan, ito yung tinanan ng pipe natin para return yan. Baka nag-umpisa tayo sa taas. Ito na, habang kinakabit, pati ano, papalitan natin yung capillary tube. Yan. Sana maging successful tayo dito mga ka-aircon lovers. Ito, chest freezer, patayin ko, positive so ata ito. Yan. Ito mga aircon lovers, actually ipa-flashing pa natin yan kasi di ba maginang tayo. Then sana maging successful. Siyempre yung ibang video ko nakat ko na kasi medyo matagal gawin to, kasi paglatag pa lang ng pipe nyan medyo mahirap. Siyempre tatansahin pa natin yung layo. Ito trial lang to, pag nagiging okay naman tuloy na. Then siguro pag hindi maganda sa observation ko, baka mayroon pa tayong i-modify dyan. Ganun lang. Kumbaga dumidipindi tayo sa performance ng unit. To pati capillary papalitan natin, kasi hindi natin magagamit yung capillary kasi nasa loob din yun, nasa ilalim. Ito medyo expensive din talaga kasi copper pipe nang gagamitin natin. Although may nakikita ako na gumagawa, yung aluminum ang ginagamit. Kaya lang, siyempre naisip ko,
exposed na siya eh. Pwedeng madaling maano rin, masira kasi malambot lang yung aluminum foil. Ito mga aircon lovers, kunting ano lang, panoorin nyo lang, tsaga-tsaga lang din. Pare, siyempre, pag nakita nyo na ganito pala gagawin, pag naka-encounter kayo, at least mayroon na rin kayong idea. Ito, nakikita ko lang din kasi sa ibang, ano to, ibang technician. Pero, inaamin ko naman, matagal na ako sa refrigeration. Pero, first time kong gumawa ng chest type, ha. Kaya hindi ko masyadong familiar yung clearance ng pipe, yung pagkakarulyo doon sa loob. Itong nailatag ko dito is isang rolyo at kalahati. Kumbaga, bumili ako dalawang rolyo. Yung nagamit ko lang, isa at saka yung kalahati. Yan. Medyo mahaba-aba, di ba? Hindi ko muna inubos yung kalahati. Hindi ko inano muna. Kasi, yun nga, itatrial ko muna kung magiging maganda naman yung performance niya. So ngayon nandito na tayo, kakabitan na lang natin ng access valve yan. Yan, babalik na natin yung mga copper pipe niyan, yung piping niya. Then, siguro, siyempre ibabacuum na rin natin. Standard naman yun eh, kailangan natin ibacuum. Yan, although itong ano na to, na-leak test to ah, identified namin yan. Nakikita nyo naman yata yung mga previous ko na upload. Naka-isolate yan. Low side, high side pag nag-leak test tayo. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi medyo mahaba na. Sa isang proseso naman nakikita natin kung paano mag-leak test. Ganun maghanap ng ano, maghanap ng leak. Mag-identify lalo pag hindi nakita. Ito na yun ah. Ayan, nilagyan na namin ng ano yan. Ayan, nilagyan na namin ng ready na yung papatigasin natin kung titigas ba siya. Ito medyo malayo, di ba? Medyo malayo sa akin. Pero sana maging okay. Ito na, kakargaan na po natin. Na-vacuum na siya. Yun na, kakargaan natin. Same as procedure dun sa magawa ka tayo ng refrigerator. Ayan. After siguro nito, siyempre, hindi naman natin maurasan yan, mabidyohan yung pagpapaandar, di ba? Siyempre, ikakat natin yan. Paandarin lang natin. Then, siyempre, mga siguro, kung mapaandar natin ng ano to, ng gabi, kinabukasan na natin titingnan yan. Ito, nakaandar na siya. Yan. Ito mga kairkong lovers, kaya gusto kong mapanood nyo, ito sa akin, ano lang to, trial lang to. Trial ko lang yan, yan. Kumbaga, pinag-aralan ko kung tama na yung haba ng pipe na nilatag ko dyan. Si condenser naman wala tayong binago eh. Yan. Diba? May kunting tsaga lang. Pag nakita nyo na rin naman eh. Siyempre eh, pag may idea na kayo, pag naka-encounter kayo. Diskarte na lang. Kanya-kanya kasi ka tayong diskarte. At least mayroon na tayong guide. So, ito na. Naka-andar na nga yan. Yan oh. Nagkaroon na ng frost formation. Yan. Yan, medyo ano, di ba? Hindi pa kompleto yung tip niyan. Lalagyan pa natin yan kasi para tikit na tikit. Then, siyempre, babalikan natin yan after nitong ano na to. After, siguro, bukas, ganun. Nabukasan na. Dahil hindi naman natin mapatigas kaagad yung ilalagay natin dyan. Yan. Kulang pa sa karga. Dandaan lang pagkarga kasi yun nga, pinag-aralan pa natin yan. So, bukas balikan na lang natin to. A few moments later. A few moments later. Oh, ito. Good morning mga aircon lovers. Ito na po yung result. Yan oh. Mausok, di ba? Manipis pa yung pag-i-yellow niya, frost formation. Pero kung nakikita nyo sa video, mausok, di ba? Pero, yan, sasabihin ko sa inyo, ito na yung pangalawang, ano, dinagdagan ko ng coil yan. Kung mapapansin yung unang video ko,
A few moments later. So ngayon ito na, dahil na deliver ko na kay customer after a few days, binalikan ko siya. Yan. Nagamit niya na ng ano to, Martes in siguro mga 4 days na. So far maganda naman yung feedback ni ano ni customer. Okay naman, hindi naman siya nasisiraan ng karne. Ayan. Talagang sinadya ko siyang balikan dahil yun nga, kagaya nung sinabi ko sa inyo nung isang araw, nung ginawa yan, unang gawa, is first time ko mag-recoil ng chest freezer. Diba? So, gusto ko rin mabalikan siya para magkaroon ako ng idea kung tama ba yung ginawa ko last na bago ko diniliver. Diba? Limbawa, magkaroon ako ng panibagong customer na gusto ganito rin gagawin. At least, mayroon akong pattern. Pinag-aaralan ko na. Eh, diba? Kasi, pagka-deliver ko, hindi ko nababalikan. Hindi ko alam kung nagiging okay yung unit. So, ganun ako mag-observe dun sa unit na lalo na pagka first time kong gumawa ng ganito. Although marami na akong ni-repair na chest freezer pero hindi pa ako, yun nga, ito pa yung una kong nilatagan ng tubo, panibagong tubo. Yan. Medyo ano na siya, oh, di ba? Dikit-dikit na. Kasi di ba medyo madalang yung una. So ngayon, nung kinargahan namin, nagkaroon ng cross-formation lahat ng piping niya. Kaya lang, pumupunta doon kagad sa compressor. Pero hindi siya masyadong nakaka-prosin. Although nakakatigas siya, pero hilaw. Yun, hindi ko na masyadong naipakita sa inyo yun. Kasi nga, siyempre, mahaba na yung video. Ayan, may ano siya ng karni. May mga karni siyang ini-stack. Wala naman siya sinabi na nasiraan siya. Diba? Although, may nakita pa kayo na parang Jollipop, di ba? Ayan. Ito. So, ngayon, thankful naman ako. Nagiging okay naman sa customer. Wala naman siyang negative na sinabi. Siyempre, tuwa din siya sa nangyari. Kasi nga, at least napakinabangan yun na. Dapat, kung ganyang case is, tatapon na lang yan. Ija-junk na yan. Kasi nga, nasa loob, hindi natin marirepair. So, ngayon, na-refer natin. Na ibalik natin yung ano. Nagiging okay naman feedback nga. So sana mayroon kayong natutunan sa aking in-upload na video para maging ano din, helpful din sa inyo. Okay. Maraming salamat mga ka-aircon lovers na nanonood. And then sa mga napadaan lang sa aking channel, paki-ano na lang po, paki-subscribe na lang po. Ito, pindutin nyo na lang po to. Then, kung mayroon kayong comment or suggestion, i-comment nyo na lang din dun sa, ano ko, para, sa baba, para mas mapaganda pa natin kung mayroon mang dapat i-improve. Kung mga, tulungan lang tayo kasi hindi naman tayo perfecto. Siyempre, tao lang tayo. Ganun lang. Kailangan, kung magkamali ka, o may mali ka, siyempre, kailangan natin ayusin. Diba? Ito, panoorin nyo rin yung iba kong na-upload na troubleshooting. Maraming salamat.